Hi guys, dumating na nga kami sa aming destination guys. Grabe, sobrang hirap ng daan guys papasok dyan. Hindi ko akalain na yung papasok dyan eh, sobrang mga maliliit lang talaga siya na kalsada. Para bang isang sasakyan lang ang magkasya. So kung hindi ka talaga marunong mag-drive, eh hindi ka talaga pwede pumunta dyan guys. Kasi siyempre pag may nakasalubong ka, kailangan marunong ka mag-backing-backing. So ayun guys, ayan, nandiyan na kami. So pagdating dyan guys, medyo na-shock ako kasi medyo purbundok yung mga paligid talaga niya. So dito kakaiba talaga ang mga dagat. Parang ano talaga siya, puro napakataas ng mga bukid. Pero hindi mo akalain na may dagat pala. So ayan, nandiyan na nga kami. Pumasok na kami sa loob ng aming pagstihan. So yan yung tinatawag dito na caravan. Yan yung klase ng caravan is parang naka-built-in talaga siya dyan. Tapos mayroon din siyang kumpleto sa loob. May mga refrigerator, may sofa, may TV. Lahat kumpleto, may bed, lahat is sobrang napaka-patok talaga yan sa pamilya na gusto talaga magbakasyon. So yan, at kung gusto na, ang pinili namin na caravan guys is yung parang nasa harapan. So lahat lang klase ng caravan dyan guys is yan, sobrang dami na caravan ang tawag dyan dito guys. So meron din namang tinatawag na caravan is para siyang ano, sasakyan, tapos ginawa siyang parang may mga bed na. Pero ito ibang klase siyang caravan kasi parang bahay siya na parang maliit. Tapos bawat caravan ay may mga gas sa labas para ready na rin kung gusto mo magluto. So naka-built in yung mga cooking sa loob, pero sa labas ang gas nila. So yung ibang klase naman ng caravan guys, meron din yung parang ano, sasakyan siya na parang automatic na siya kung saan-saan gusto mo lumipat, pwede rin yun. Pero ito yung napili namin. So yun pala yung parang nirentahan namin yun guys, yun. So for ilang araw, for 3 days siya. So yun, so lahat yan guys, parang little village sa loob kasi sobrang napakalawak yun siya. Grabing sobrang lawak ko, kahit hanggang saan gusto mong dumating dun sa pinakadulo, ang layo ng lakarin. So ito yung unang araw na pagdating namin, pagkatapos namin magpahinga, nag-ikot-ikot kami para meron naman akong maipakita sa inyo ng mga views. At as usual, ganun yung mga views dito. So isipin mo, bukirin talaga siya, tapos may mga dagat pala. So yan yung mga prices dyan guys pag gusto mong bumili. So iyan, parang yun yung parang nakalagay dyan is yung parang monthly payment mo. Kung gusto mo bumili, pwede ka magpay ng monthly payment. So may mga price sila dyan guys. At yan, pumunta rin kami sa may swimming pool area kasi plano namin na mag-swimming dyan bukas. Kasi kung doon kami pumunta sa dagat, eh malamig. Sobrang lamig talaga guys. Grabe. So hindi ka pwede maligo sa dagat kung hindi ka talaga matibay kasi manginginig ka talaga sa lamig. So kung gusto mo naman talaga na atat ka na maligo, dyan ka na lang sa swimming pool. So yun, after namin sumilip sa swimming pool dahil sarado siya, nagpunta kami dyan sa play area guys, para naman si Luwila gusto niyang maglaro at ma-enjoy daw siya dyan. So kaya ayan, naglalaro-laro kami. Tapos pagkatapos namin yun guys, sabi ko pumunta tayo doon sa may seaside talaga at doon tayo mag-walking. So nag-slide-slide muna kami dyan guys. Then afternoon pumunta kami doon sa pinakababa. Meron din yan sa merang little park din sa pinakababa na pwede mong puntahan. So yun yung mga style din sa likod ng caravan guys. Yung mga pula ng tanki na kita, yung mga gas yun din siya guys. So yeah, nagpunta kami sa harapan ng dagat. Ibang-iba talaga ang dagat sa Pilipinas guys. Kasi ang dagat sa Pilipinas is napakalinis ng dagat. Dito, ang dagat dito is parang andog yun. Puwerya sa way. Parang ano siya, nadudumihan ako kasi ano siya, yung maitim yung sand. Tapos, yung marami rin siyang parang alam yung kahoy-kahoy. So pag naglakad ka, mag-ingat ka kasi baka matinik ka, so delikado. Pero pag pumunta ka naman doon sa ano, sa lahat ng ayoko yung parang ganito yung sand, parang hindi ko mai-enjoy yung pagligo ko ng ganyan. Anyway, mahirap din naman talaga maligo dyan guys. Kasi yung tubig, kailangan matibay ang sikmura mo lumangoy dyan. Kasi baka ilang minuto lang nanginig na, ano yung nanigas ka na dahil sa sobrang ano, sobrang lamig.
So yung dulo na yun, guys, sa pinapakita ko ng camera ko, is parang little island siya, guys. So lalakarin siya doon sa bandang bukid area. So bukas, yun yung trip namin, napagplanuhan namin pumunta doon sa pinakadulo na yun, parang little island. Pero ang sabi dito, pwede raw tawirin dyan dito sa dagat pag low tide. At ayan, tong si Lulu naman, nanguha siya ng shell. Sabi ko pala sa asawa, sabi ni Lulu, magluto daw kami ng shell. Sabi ko, sige. Tapos nagalit yung asawa ko kasi sabi niya, huwag daw ako kumain ng kung ano-ano. Kasi nagpapadidi nga ako kay baby. Tsaka sabi ko sa kanya, nakakain naman yung shell na yan. Sabi ko, nakakain yan dun sa Pilipinas. Pero iba kasi ang style ng shell dito. Parang basta hindi siya kagaya sa Pilipinas na purang ang sarap na mga suso. Pero dito parang hindi mo siya parang basta-basta kainin kasi parang ang langsa niya. So wala, at the end of the day, tinapon din namin yung shell na yan, parang nilaro lang ni Lulu. So ayun guys, hanggang dito na lang tayo. Ito yung first thing vlogs hanggang sa bukas at susunod pang mga araw naming adventure. Maraming salamat, hanggang sa muli. Please don't forget to follow, subscribe, or share. Bye!